naririnig na pastor yun na ang vision ng BKP is to reach out souls na magkaroon ng intimate relation sa Panginoon. Paano tayo makapag-reach? Makapag-reach out kung ako nga, hindi ko wala akong intimate relation sa Panginoon. Gayaan natin si Pastor Ben na talaga may puso ba na mag-reach out. Kaya minsan yung sinasabi ni Pastor Ben na, padami nyo lang kasama sa trauma. Hindi mo man masabihan na mahal ka ng Diyos. Totoo yun. Hindi natin na. Pero, kaya kailangan tayo umihi tayo na. Kasi minsan, parang pride din ang umihi ka dyan. Minsan ayaw natin mapahiya. Kaya yun ang dapat natin tanggalin. Yun ang isang sumisira sa relasyon ng kasawa, sa pamilya, yung pride. Kasi katulad nga sabi ko, minsan tumawag ako sa misis ko. Nag-uusap kami, nag-uusapan ko. Nabanggit niya na hindi ko naman matagalaw ito dahil sa pangalan mo. At bigla akong nag-uwan yung isip ko. Tapos pinatayang mo ng telepono. Sabi ko mo, isipin sa mga doon kahit pinatayang telepono. Kasi sabi ko, kasi yung pagpasok sa isip ko kasi yun, nung buwan kasi nag-pray ako, sabi ko sa Lord, Lord, hindihan mo ako ng puso mo, loving heart, katulad ng puso mo, sabi ko. Ganong araw din na yun, talagang tapos nag-text ng misis ko, sabi ko, minyak, sabi mo, ayak, tapos sabi mo, pinatayan ng telepono. Sabi ko, yung alaala ko, sabi ko. Sabi ko sa mga, yung mga sinasabi ko, kaya ayaw ko mag-pray. Pero dapat yun, kasi pag ito ang hinihingi natin, right on that time, talaga ang Panginoon, yun ang gustong-gusto mong gawin ng Panginoon, yung baguhin ng puso natin. From glory to glory. Eh, nakita ko rin na po dito yung hinihingi natin na talagang right on the spot, talagang maka-encounter ka yung mga tao pang ginagamit niya, yung hindi mo paaasahan minsan. Sabi ko, parang kasi nag-ganon. Pero nung pinaisip ko, sabi ko yung pride ang kumain ko. Sabi ko, ako lalaki, ako ganito, parang mas mataas yung hindi niya. Kaya dapat tanggalin natin yung mga, mas maganda ako sa iyo, mas mapira ako sa iyo. Ganon kasi yung mentality ng tao eh. Na yung, ano ba yun, pagka, yung para dapat maglapit ko. Kailangan natin ng Diyos, hindi tayo makapagsolver ng Diyos. Kaya sabi, tama yung sabi niya sa, yan 7 or 5, around the vine, and hindi tayo pa sa ma-disconnect ka sa kanya, hindi ka, hindi tayo, naiiwanan tayo. Kaya yun ang, patapos, punta na tayo sa sick. Sa sick, ang wala akong makakuan dito sa, ay sa nak pala. Sa nak, hindi ko makakuan, pero ang tignan ko dun sa notes namin sa BSF, this implies a mixture of dependence and effort indicating progressive perseverance. Yun ang explanation na dito. Pero meron akong naalala pagka nung nag-aapply pa ako ng trabaho. Siyempre, pupunta ka sa opisina, di ba? May kasama ka, sabi mo pa sa kasama ko. Ikaw na, pumunta. Siyempre, parang naiilan ka ba? Na-experience yun ba yun? Mas minsan sa office, pupunta ka ng office ng boss mo. Bakit ayaw mo pumunta? Okay. Sabi ko, bakit gano'n yun? Kasi iniisip natin, hindi natin kilala masyado yung nasa loob. Pero kung nagsisik ka talaga, kilala-kilala mo ang Panginoon. Talagang, wala nang, katukin mo ba yan? Talagang, takbo ka pa kung kailangan mo. Kasi alam mo yung pupunta mo sa loob. Kung kilala-kilala natin ang Panginoon, talagang, nako. Grabe.
pinapapayag ako yung bata ko. Bisikin tayo ang pumatok sa puso ng Diyos. Siya tumarap sa puso natin ng araw. Nakita niyo ba ang pag-ibig ng Diyos? Kaya hindi natin matapantayan. Kaya, talaga sabi ko, nakapakabuti talaga ng Panginoon sa ating buhay. Yun sana na panginang may share ko rin. Amen!